Hey there guys, welcome back to BAMGAM. My name is Leia, certified boutonniere for all kinds of kaartehan. I'm so excited to do this video today. Kasi, kararating lang niya! And these are the Spice Cosmetics Aura Collection. So I got this Lit Up Tri Palette in Solstice Dream. And I also got their Soft Gaze Eyeshadow Pod in Pink Dawn. And then, actually, they also have blushes. But currently kasi, ang dami kong bagong blushes. Di muna ako nag-try ng blushes nila. And they also have highlighters. Ito yung buong collection nila, actually. Here it is. But I'm most interested talaga dun sa Lit Up Tri Palette. Why? Kasi tingnan nyo, does it look familiar to you? Diba parang kahawig na si Hourglass? That really got me excited. So, out of all their collections, dito talaga ako sobrang curious. Dito ako sobrang excited. At ito talaga yung pinaka gusto kong matry sa lahat. Ang ganda ng packaging niya, in fairness. I like the packaging. It feels sturdy. You can feel na talagang, alam mo na dun yung snap. Kasi, if you're going to bring this in your makeup kit, syempre ayaw mo naman yung accidentally mabubuksan siya tapos alam mo yun, magkakalat siya sa makeup bag mo. So, for this one, definitely, there's a snap there. So, talagang alam mong saradong-sarado siya. So, anyway, ano pang hinihintay natin? Syempre, itry na natin siya. I'm going to start with the eyeshadow. So, I made a short video dun sa TikTok account ko for the swatches of these two. Guys, grabe kaganda yung texture nito. It's so pigmented, alam mo yun, like almost creamy. It's really soft to the touch. I'll show you guys. And by the way, yung kasama niya pala, hindi yung the usual sponge applicator. It comes with a mini brush. I'm going to show you the swatches. Here it is. Guys, can you see how pigmented that is? Grabe. And last but not the least, look at that shimmer. Grabe. Ang ganda niya. So, nung na-swatch ko siya, yung texture niya talaga, it reminded me of something. Huda Beauty Nude Medium. Look at the color story. Hindi siya exactly the same, but they're almost similar. Alam mo yun. And kaya ko siya naisip bigla because of the texture talaga. Wine kanina, di ba? And this one naman yung sa Huda. Yung pagka-soft touch niya, they're almost similar talaga, promise. As in, medyo mas light lang yung kay Huda. But again, guys, this is not a dupe, ha? Wala lang, share ko lang. So now, let's get started and i-apply na natin siya. Wala nang paligoy-ligoy pa. So currently, it is 4 p.m. Medyo late na ako nakapag-start. I'm going to apply the snap sticks muna. May onting powder ako sa lids ko, guys, ha? Para medyo mas mabilis siyang mablend. Hindi rin ako naglagay na any primer, guys, ha? Kasi gusto ko makita yung performance niya on its own. Hindi rin ako naglagay ng primer sa face ko kasi gagamit tayo ng face palette. So, I wanna see yung longevity niya. Kasi mamaya, again, as usual, daily nag-exercise ako for 1 hour and we're going to wear test this as well. I'm going to use this shade over here, yung lightest shade. And this will be our transition eyeshadow. So guys, definitely, pag ginano mo siya ng brush, may onting kickback siya. Ayan. Wow, this is... Nakita niyo kung gaano kabilis i-blend. I'm surprised. Alam mo, ganito rin yung reaction ko nun sa Huda dati. So, wow. Akala ko sa texture lang, pati pala sa blendability, medyo similar sila. Oh my gosh. So, that's gonna be the transition.
Now on to our next shade, I'm going to use this one. This is the raspberry, this one. I'm going to apply it on my outer corner. Siguro ganyan lang. Pag nag-eyeshadow kayo guys, sa simula, lalo pag di pa kayo sobrang sanay mag-blend, try nyo muna in tapping motion muna just to pack the pigment and kung saan nyo siya gustong i-place. Huwag nyo siya iswirl kagad kasi minsan kumakalat lang yung eyeshadow tapos hindi nagiging precise yung application. So, start ka muna in dab-dab-dab motion kung saan mo lang siya gusto ilagay. And then, I'm going to grab the same brush that I used earlier and use it to blend the edges. So, doon pa lang natin siya i-blend. Blend the edges. When you're blending, don't do this, yung swiping back and forth kasi hindi na di-distribute yung pigments evenly and hindi rin siya masyadong nabiblend. So, the best motion is in small circular motion. Huwag sobrang laki kasi syempre mas kakalat siya. So, small circular motion. Ang dali niyang i-blend guys. Grabe naman. So, I'm gonna add a little bit more. So far, I like how it blends. Sobrang dali niyang i-blend. May ibang eyeshadow kasi ang ganda, ang pigmented pag nilagay mo. Pero pag binblend mo, nawawala siya. Alam mo yun. Ngayon, since na-blend ko naman na siya, siya ko na lang siya sinuswipe ng ganyan. But keep your hand very light. Yan. Para ma-distribute evenly yung pigment. So, there. So, I want my outer corner to be a little bit V-shaped. Ang technique ko sa ganyan is, so grab a tapered brush and put it in the outer corner and do the little flick. Yun, yun na yung susundan nyo. And then dab, dab, dab para mag-concentrate yung pigment on that area. Now, I'm going to apply the same shade. So, ito muna. Halos bandang gitna na ilalagyan ko, then pa-outer siya. The wine shade. Dito. Almost 1/4 lang ng outer corner nyo ilalagyan. Parang gusto ko maglagay din na to. Ako na onti na to. Bandang gitna. Para... alam mo yan, yung harmony ng colors ng doon. I'm going to use the wine just to deepen the outer V of my eyes. So, i-concentrate ko siya dito banda. As you can see guys, yung application ko to sa outer V, yung positioning ng brush, dun sa pinaka-outer yung pinaka-tip. Pero paloob yung application ko. Ayan. Pag ganyan siya. Pinupush ko lang siya paloob. Hindi palabas. Kasi pag palabas, pwedeng lumagpas siya. Kapag binilend mo siya, alam mo yung kakalat pa siya. So, I hope you get what I mean. A blending brush na mas fluffier. I'm gonna blend it out na. Of course, in circular motion pa rin. Alam mo yun, yung aapat lang yung kulay niya sa palette. Pero it can make you look glam. And at the same time, pwede rin yung pang everyday. Dahil doon sa combination ng colors niya. That's awesome. I think dadagdagan ko pa ng konting red yung bottom. Para mag-balance. And then, dagdagan ko lang ng konting wine yung outer. Remember to always connect your lower lash line eyeshadow doon sa outer. Lalo pag ganito yung shape ng eyeshadow mo. And now, for the exciting part, ilalagay ko na yung shimmers. Brush muna yung gagamitin ko. Titingnan ko kung kakapit siya pag brush. If hindi, then I'll use my fingers. Dito. Oh my god. Kumakapit siya guys. Kumakapit siya kahit brush. No, may naman to. Oh my goodness. Look at that.
So what more pa pag fingers yung ginamit? Try natin, try natin. So dito sa kabila. Kung gaano siya. Oh my god. The more na kapag fingers yung ginamit, mas nagiging pack kasi yung glitters. Then of course, blend the edges again. Now I'm going to use yung white dito sa face palette. Panglinis lang ng edges, we'll see kung pwede. Lagay natin dito. So mamaya ko natatapusin yung buong eyes because now I wanna proceed to the face palette. Medyo may mga fallout sa akin yung glitters. So definitely kung gagamit kayo nito, better na unahin niyo yung eyes bago kayo mag-base. But for today kasi I just wanna show you na ng may base para diretso na sa eyeshadow and face palette kasi. So anyway, now on to our face palette. Swatches muna. Pakita ko sa inyo. Ito yung kanilang bronzer. Yung bronzer nila may onting very fine na shimmers. And of course, the blush. Ang ganda ng kulay na itong blush. Finishing powder. Itong puti. Ito yung ginamit ko na panglinis sa gilid ng eyeshadow natin. There. Now, I'm going to apply the bronzer. Tap muna on the area that you want it to be concentrated before you blend it. Very subtle lang siya, guys. And so far the shimmers hindi naman siya sobrang ano. Hindi naman siya sobrang noticeable. But definitely if you have deeper skin tone than mine, baka hindi to masyadong makita. Pag tinignan mo sa malayo, ano, may onting sheen. And it looks very natural. Although, some might don't like that kind of finish. But to me, I don't mind. So, for the face palette, guys, yung pigment niya, I think saktong-sakto lang. Hindi naman siya yung talagang nakakagulat agad. So far, sobrang dali niya rin i-blend, guys. I don't see any patchiness whatsoever. Try kung pwede ko siya ipang contour. Although, bronzers are not meant to be used as contour. Kasi, kapag contour, dapat mas cool tone or medyo grayish yung tone. But, I just wanna see if it's going to help. Kasi, minsan bronzer lang ginagamit ko just to give a little bit of warmth on my face. Hindi kasi ako talaga mahilig mag-heavy contour. That's okay. And now, dito naman sa ating finishing powder daw siya. So, I'm going to apply it banda dito. Kasi medyo brightening siya, guys. Ayan. Parang semi-highlighter na din siya. Kung gusto mo ng medyo subtle, try natin siyang i-buff. I think it will shine bright like a diamond. And then, di naman. Sakto lang, may onting sheen. Definitely, kapag maputi ka, maganda to sa'yo. Kung gusto mo ng very, very natural lang yung highlight, I think this will work. Hindi naman siya as in, wala siyang coverage, alam mo yun. So, sakto lang talagang, it will just add a little bit of sheen to your face. So far, wala akong nakikita ng chunks of glitter. Kung may nakikita man kayong glitter, it's from the eyeshadow. I'm not sure if my camera is giving justice to the finish, no? Finishing powder. Here's how it looks up close. Nakikita nyo ba? I'm not sure if nakikita nyo eh. Kasi wala talaga siya as in masyadong pigment. Unless kung talagang you pack it na talagang makapal na ganyan. But kapag binilan mo na kasi... ayun na. Oh, wala na. Siyempre, hinuli ko na naman. Save the best for last. The blush. Ang ganda kasi ng kulay niya. Unti-unti lang. Dab-dab-dab. Wow.
at first, akala ko parang more on a topper type of blush lang siya. Yung mga topper, yun yung parang medyo shimmery lang siya pero wala masyadong color. But this one, it really does have that pinkish shade there. Yan. But since it is very shimmery, yung mga oily skin, baka hindi to magustuhan. But for me, na sobrang hilig ko sa dewy makeup, like gusto ko talaga yung masisilaw ka sa mukha ko pag tinignan mo ko sa dami ng highlighter ko sa mukha, ganun. Or sa sobrang tintab ng face ko, ganun yung mga type ko na klase ng makeup. But look at that. Ang ganda. And guys, wala akong na-detect na any kind of patchiness. Sobrang dali niya talagang i-blend. Ayun guys, kapag din nagba-blush kayo, huwag niyo igaganoon. Huwag ganoon. Tap, tap, tap lang din. Ganyan, yan. Tap, tap, tap. Like that. And yung iba naman, they apply parang medyo pababa. Ganyan. So, depende kung ano yung blush shape na ginagawa mo. Ang ganda nitong blush, guys. Ang ganda. And it really blended nicely dun sa bronzer and dun sa finishing powder. Amazing. I think I'm gonna add some more finishing powder dito sa area na to. Just to add some more lifting effect. I don't know if you can see the difference. Kasi hindi masyadong even yung ilaw pa yan. Do you see that lifting effect? Ay, guys, I'm so happy with this. So, ganyan siya. Kapag hindi ako masyadong malapit sa ilaw, kita nyo? Pag nakapatay yung ilaw. Siyempre, wala kayo makikita. Nakapatay yung ilaw eh. I-dim natin siya. Medyo dinim ko yung ilaw para medyo makita nyo how it looks kapag hindi sobrang liwanag. Ang ganda ng blush! Now, I'm just going to do the rest of my makeup and I'll be right back. And here's the final look, guys. Look at that! Oh my gosh! Ang ganda niya! Oh my gosh! This is the vibe. Ginamit ko pala sa lips ko is it's a combination ng Vice Keys and Tell na lip liner and the BLK na lip oil in Tropics. So ayan. Medyo tagal ko nag-makeup. Magkaano na? 5. Pakita ko sa inyo. It's almost 5:30. Mamaya mag-workout ako muna, habang naka-makeup ako. I know that's bad for your skin, pero guys, ginagawa ko to para sa inyo. I-wear test natin siya. But of course, I'm going to remove my contacts na later. Pang-eme lang tong contact lens. Overall, I'm very happy with how my makeup looks right now. Don't you agree? It's really, really nice. So, here's up close of the eyeshadow. And up close of the face palette. Time check. Hey there, guys. So, it is now almost 10:30. Almost 10:30 na ng gabi. Natapos ako mag-makeup kanina mga magpa 5:30. So, it's been 5 hours and then nag-workout pa ka ng 1 hour. Hindi na ako pawis ngayon kasi medyo natuyo na yung powers ko dahil nag-cool down ako kanina. Ito na yung makeup after 5 hours. Hindi ako nag-blot, hindi ako nag-retouch or whatsoever. Ito yung up close. Sa face, wala akong nakikita na fading sa kanya. Still looks the same. And then for my eyeshadow, nagkaroon lang ng onting ano dito kasi para dumikit siya sa eyelash kanina. But all the rest, they're still good.
almost no creasing. Although, I think kaya din ganun kasi ginamit kong base yung snap sticks. So, maybe next time I should try it without the snap sticks siguro. Kasi, si snap sticks talaga grabe. Nevertheless, it's still good to know that it will last you. Ayan o. Kasi, actually, yung bandan dito naman, di ba? Hindi ko naman nilagyan. Yung nilagyan ko lang ng snap sticks dito lang banda. And kalahati lang nung sa lower lash line ko. But still, yung sa outer, oh, wala kang makikita dyan na creasing, fading whatsoever. As in, super intact pa rin talaga yung eyeshadow. You can see it. As well as dun sa face. Grabe. Sobrang smooth pa rin yung tingnan. And you can see that the bronzer is still there. Talagang kitang-kita pa rin talaga. Kasi medyo kinapalan ko para kita eh. So, guys, I'm so impressed with this one. Sobra. Yung quality niya, hindi siya pang drugstore. Yung quality niya, hindi siya mukhang 295, hindi siya mukhang 395, guys. Masasabi ko na yung eyeshadow, yung quality niya, halos pang high-end talaga yung quality. I'm so impressed. So, wag na kayong magdalawang isip pa. Try nyo na to. I swear, hindi kayo magsisisi talaga. Kasi, me, as someone who collects makeup, I have lots of makeup, mostly high-end. And of course, guys, I do freelancing din kasi sa makeup. So, I really do know ano yung makeup na talagang quality, ano yung maganda. And I can tell na this product really has good quality. So, try nyo na, guys. Try nyo na. For the final conclusion, guys, this is totally, totally worth it. And I really, really must buy. Alam mo yun, yung feeling ko parang kahit ang dami ko ng eyeshadows, ang dami ko ng makeup, ang dami ko makeup dito sa harap ko. Parang feeling ko hindi pa rin sayang na bumili ako ng ganito. Kasi it's really compact. It's very pigmented. Although I'm not sure if it's, ano, I'm not sure kung marerecommend ko to sa beginners kasi ang pigmented niya talaga. But since napakadali niyang i-blend, I think forgivable na rin to be recommended to sa mga beginners. Kasi ang dali niya talagang i-blend. You can see talaga na ilang ganun lang. Walang any difficulty. And guys, I think wala pa akong eyeshadow primer niyan. What more pa kapag naka-eyeshadow primer ako, di ba? And grabe, actually, yung mga release din talaga ng Vice Cosmetics ngayon, it's top-notch talaga. Amazing. Wala, grabe. Yun ang masasabi ko, grabe. Parang, it's been a while since the last time I've been this excited din talaga sa mga local products. Kasi talagang, ano, ni-step up na yung mga local products ngayon, no? Grabe. And ang ganda talaga ng mga release ni Vice ngayon. Wala akong masabi. Grabe. That's it for today's video, guys. I hope you appreciate this video. If you like this video and enjoy this one, please give it a thumbs up. And thank you to those who are already subscribed to my channel. To those who follow me to my other socials, thank you so much for following me. And for those who are not yet subscribed to my channel, please don't forget to like and subscribe. Please help me grow this channel, guys. And thank you again. So I'll see you again in my next one. Bye! 5, 6, 8. Y'all need to hype me up. Do that thing with your eyes. Money, look. Let me see them lips. Mm-hmm. Attitude and give me bass. Boom, boom, boom. Eyes, lips, face, wait. Ooh, you got the drip, it ain't no debate. You see, I'm a winner in my